Welcome back, mga kamatids! It's me again, Teacher Robert. So, this is our first video for the second quarter. So, welcome in this new chapter. So, our topic in this video is all about approximating measurement. So in this video, you will discuss a brief discussion on the history on measurement. No, so and at the end of this video, so it is you will be able to determine the approximate measurement of a particular situation on the particular situation or approximating. You will be able to give the approximation of the measurement of a particular object. Okay, let's start with the history of measurement. So, tatalakayin natin kaunti yung kasaysayan kung paano nabuo ang mga measuring tools or these units that we use today. So, one of the earliest inventions of human beings was the unit of measurement. So, in ancient times, people needed measurement to determine how long or wide things are. So, they need to measure things to build their houses or make their clothes. Later, units of the measurement were used in trade and commerce. So in ancient time, those measuring tools that we use today ay hindi pa ginagamit nung unang panahon, di ba? So, yung mga kagamitan natin na pang sukat, wala pa nun, no? They use those body parts, their body parts, and then some of them uses ropes in or tali, no? And measuring object or measuring a distance or length. So, in the 3rd century BC in Egypt, people used their body parts to determine the measurement of things. So, ginagamit nila yung bahagi ng katawan nila upang sukatin ang mga bagay-bagay, no? So, for example, the forearm length was called a cubit. So, yung forearm ay yung the length of one's forearm is the distance from elbow to the tip of middle finger. So, ito yun yung haba ng kung saan nagsisimula dito sa siko at saka dito sa middle finger. So, ang distansya mula sa siko at saka sa middle finger. Yun ang tinatawag na forearm length. Yun ay ginagamit nila, yun ang tawag ay cubit. No, cubit. Another is the hand span was considered a half cubit. Hand span. When you see hand span or dangkal, no, dangkal, danga, kanang sana, kana dangaw, oh, sa ato pa dangaw, dangkal. It is the distance. It is the distance from the tip of the thumb to the tip of the little finger of one's hand. So, when with finger spread apart. So, nga na, ibuka ng imong kamot. Ibuka imong kamot. So, ang distansya gikan sa, ang distansya mula sa hinlalaki at saka yung hinliliit. Yung maliit na daliri. Yun yung tinatawag na hand span. O ang tawag, ibang tawag dito ay dangkal. No, dangkal. At sinasabi noon, ginagamit nila ito bilang or it is a half of cubit. So, kalahati ng cubit, no? Or a cubit is a forearm length, no? Okay. Or a palm. Yung when you say a palm is was considered 1/6 of a unit. Ano 'yon? Ito yung lapad ng kamay na hindi kasama yung hinlalaki or thumb. So, apat na kamay lang.
apat, oh no, apat na daliri, apat na daliri. To ganito, parang ganyan. So, yan yung tinatawag na palm. And then, sinasabi, ang isang daliri, or itong hinlalaki, or itong hintuturo, I mean, hintuturo, or the index finger, is what we call the digit. Ito yung tinatawag nila na digit. So, ibig sabihin, sa isang palm, may apat na digit o four digit. So, kung ang forearm or ang isang cubit o ang forearm length ay may anim na at katumbas ng anim na palm, lapad ng kamay, ibig sabihin, 4 times 6 is 24. There are 24 digit in 1 cubit. So, ito yung ginagamit nila noong unang panahon. No? The Egyptian came up with this unit to be more accurate in measuring different lengths. So, Egyptian yung gumagamit. Di ba? So, halimbawa ito. So, ito yung digit. Ito yung hand span. So, meron pa silang ginagamit na foot. O ito yung lapad na or haba ng paa. Haba ng paa ng isang tao. Tapos yung cubit, yung distansya mula sa siko at saka sa middle finger, tip of middle finger, and then the hand. Then the inch, yung haba ng hinalaki. Di ba? Saka yung yard. Yard ay mula sa yung hinalaki, distansya ng tip of your middle tip of your thumb, the tip of your thumb, and then the tip of your nose, that is yard. Then the patom is the distance between the tip of your middle fingers, left and right, no, when it is widespread. Ibig sabihin, kung sa Bisaya pa dang dupa. Sa kadupa na to, that is patom. So, okay. We have another, this one, arm span. Or patom. Arm span. Foot span. Cubit. Then hand span. Then we have the pace. Pace is yung full step. Ibig sabihin, yung hakbang. Isang hakbang. Isang hakbang ng tao, natawag na pace. So, ito yung ginagamit nila noong unang panahon upang sukatin ang mga bagay-bagay. So, they use this body parts, they use this body part in order to measure things. No? However, using these units of measurement had a disadvantage. Paano nagkakaroon ng disadvantage? Sa paanong paraan? Oh, not everyone had the same forearm length. Tama. So, hindi lahat pareho ang sukat ng forearm kamay, di ba? Hindi lahat pareho ang haba ng mga daliri. Hindi lahat pareho yung haba ng paa. Oh. So discrepancies arose when the people started comparing their measurement to one another. Dahil nakikita nila noon, so nagkakaroon ng discrepancies yung mga tanungan, kinukumpara nila ang sarili, ang measurement na nagawa nila sa ibang tao. O, nagkakaroon ng discrepancies. So, therefore, measurement of the same thing, dahil nakikita nila na hindi pareho yung pagsukat, no, measurement, depending of who was measuring it. Di ba? O, halimbawa, 'di ba? Nakikita natin 'to sa mga palabas sa TV, lalo na sa mga comedy na mga pelikula. Kung saan ang isa bumibili ng garter, 'di ba? O bumibili ng garter, bumili siya ng garter, tapos sabi, ilang metro yung tindero, malaking tao, tapos sinabi, ilang magkano ang isang metro? Sabi, Jesus, bili siya ng 5 metro. Sinukat lang isang wide span, no? Arm span ang pagkasukat. Kasi wala pa silang ginagamit na meter stick. So arm span.
So, kung tuwa naman yung bumibili, kasi malaking tao. So, expected na mahaba yung mabibili niya. So, hindi niya akalain, kinuha ng tindero yung bata, at yung bata ang pinasukat. So, punti, di ba? Makikita ang kaibahan ng measurement base or depende sa kung sino ang sumusukat or who was measuring it. Because of this unit of measurement are called non-standard units of measurement. So, tinatawag siya non-standard unit of measurement. So, which later on evolved into what is now, kung ano yung ginagamit natin na inch, foot, and yard. So, dyan ang galing. So, the basic unit of length in the English system of measurement. So, nagkakaroon ng discrepancies, awayan, bangayan, dahil sa nangyayaring discrepancies na hindi pagkakapareho ng measurement. So, kaya, ginawa ng mga hari noon, nagkakaroon sila ng standard measurement. So, standard measurement. So, standard unit. So, yun ang ginagamit sa England. So, kung kaya, yung inch, foot, and yard. Inch, foot, and yard. So, English. Then, we have, these are the basic length in English system of measurement. So, dito, sa English, America, dyan ginagamit. No? Ito yung basic unit. The result of measuring are merely approximation since measurement are not always exact. Diba? So, the result is always approximation because it is not always exact. Oftentimes, there is relative error involved. So, for example, the accuracy of measurements depend on two factors. So, pwedeng ang sukat mo ay iba sa sukat ko, di ba? The skill of, there are two factors that can affect the accuracy of measurement. First is the skill of the person doing the measurement, yung tao. Yung tao, kung sino yung sumusukat. The skill of person doing the measurement. This can be developed through constant practice. So, kung sino yung tao na sumusukat. Then, pangalawa, or the second, is the precision of the instrument used in the measuring. So, yung instrument na ginagamit. Kung ano yung instrument na ginagamit. Yun yung dalawang factor na makakapekto sa accuracy ng measurement. So, the English system of measurement was widely used until the 1800s and 1900s when the metric system of measurement started to gain ground and became the most used system of the measurement worldwide. So, English system, ito yung ginagamit, no? Ang basic unit niya ay inch, foot, and yard. No? Okay. First described by Belgian mathematician Simon Stevens in his booklet, The Art of Tens, and proposed by English philosopher John Wickens, the metric system of measurement was first adopted by France in 1799. So, doon nagsimula sa England, no, sa France. We have, in 1875, the General Conference on Weight and Measures, or Conference General Dispute of It Measures, or CGPM. The CGPM was tasked to define the different measurement. So, by 1960, the CGPM released the International System of Units. So, may inilabas na International System of Units or SI na kung saan, which is now, ito yung ginagamit natin ngayon or mostly or majority of the countries, ito na ang ginagamit except sa mga United States of America. Bakit? Kasi sa United States of America, ang ginagamit nila ay English measurement or English system, the English system. So,
since Philippines used to be the colony, dahil naging colony tayo ng Amerika noon, kung kaya ang earlier Filipinos ay tinuruan nila kung paano gamitin yung English system. So dito we're taught in use in the use of English instead of metric system of measurement. So thus ang kung kaya ang ginagamit natin or mga yung mga kanununuan natin, mga ninuno natin, ang ginagamit nila ay they prefer to use English system rather than the metric system. 'Di ba? Kasi 'yun yung nakasanayan na. Nakasanayan, 'di ba? Pag sinabing gano'ng kataas ang what is the height of that man? 'Di ba? Sinabi ang ginagamit natin is that is 5'7" or 5'8" or 5 foot and 8 inches. 'Di ba? Ganyan. So ang ginagamit natin is English measurement or English system. So hindi naman natin ginagamit yung ang taas niyan ay 1.5 meter. Hindi naman, 'di ba? Hindi natin 'yan ginagamit. So we prefer to use English system because nakasanayan na. Because we once in the history naging colony tayo ng United States. Kung saan yung United States of America, sila yung gumagamit ng English system measurement. So kahit na yung metric system or the international or the SI or kahit na yung international system of units or SI or the metric system, although the Philippines have already adopted the metric system as its official system of measurement, if I'm not mistaken, this was done. This was happened during the time of President Marcos when she declared or she ordered that this metric system, the international system of units, will be used as the official system of measurement in the Philippines. So, kahit na inideklara ni President Marcos na kung na gagamitin ang metric system bilang official system of measurement natin, ang mga tao pa rin ay gumagamit ng English system kasi nakasanayan na. Diba? Nakasanayan na. Okay. So, the metric system of measurement is easier to use than English system. Ito yung dahilan. So, mas madaling gamitin ang metric system of measurement kaysa mas madaling gamitin ang metric system kaysa English system. Pero kahit na nakasanayan na nga, no? Since its conversion factor would consistently be in the decimal system. So, ito yung pinipropose. Madaling gamitin ang metric system kaysa English system kasi madaling i-convert. The conversion is very easy. So unlike the English system of measurement, where units of length have different conversion factor. So, mahirap ang English system i-convert kaysa metric system of measurement, yung international system of units. No? The base unit for length is meter. A unit longer or shorter than the meter would be achieved by adding prefixes to the base unit. Which prefixes may be also used for the base unit of mass, volume, time, and other measurement. Okay, so for example, the length, the base unit for the length is meter, ang width is gram, volume is liter. Those are the base unit. So that's more than or less than, the longer and the shorter, the heavier and the lighter things would be can we get the units by adding the prefixes of the base unit, no? For example, here are the common prefixes used in the metric system. Now,
Here are the common prefixes used in the metric system. Okay, so we have these are here are the common prefixes used in the metric system. So we have the prefixes, for example, meter. So we can have yuta meter, zeta meter can be found in this part, this one. In between deca and dc. So meter, di ba? Meter, that is meter. These are the prefixes. So ito yung prefixes na makikita, this prefixes that found above the meter, those are ibig sabihin longer, it is longer, di ba? Or greater than those greater than those units. Okay, and then below syempre less than. So we have deca or meter, for example, meter. So yung malalaking unit ay yung decameter, hectometer, kilometer, this is kilo, kilometer, mega, megameter, gigameter, terameter, petameter, exameter, zeta, yutameter. And then pababa, we have decimeter, centimeter, millimeter, micrometer, nanometer, picometer, femtometer, atometer, zeptometer, and yoctometer. So these are the example of prefixes, no? So gram, kung gram, so we have decagram, gram, decagram, hectogram, kilogram, megagram, gigagram, teragram, petagram, exagram, zetagram, and yutagram. We have sa decigram, centigram, milligram, microgram, nanogram, picogram, so femtogram, atogram, septo, and yoctogram. Then pag liter, so liter, we have liter. So, malaki pa sa liter, decaliter, hectoliter, kiloliter, megaliter, gigaliter, tera, liter, pita, liter. So, we have, pababa, we have deciliter, centiliter, milliliter, no? We have microliter, nano, those are, on how we are going to use these prefixes. Okay, so the 7 international system of units. So, base units are compressed. So, ito na yung ginagamit natin ngayon. So, quantity, sa quantity na length, time, sa length, ang base unit natin ay meter. Sa time, ang ginagamit natin ay second. Sa amount of substance, ang ginagamit natin na base unit ay mole. Sa electric current, ang ginagamit ay ampere. Sa temperature, ang ginagamit natin ay Kelvin bilang base unit, hindi Celsius, di Kelvin. No? Temperature. Now we have luminous intensity, ang ginagamit natin ay kandila. We have the mass, ang ginagamit natin ay kilogram. Sa mass. Okay. We have, in both English and metric system, there is a basic unit for length, mass, volume, time, temperature, and angle. Though these basic units are still widely used, the adoption of the international system of units will serve its purpose, which is to provide the same values of measurement whenever it is performed. So, ang kaibahan nila sa ginagamit noon sa non-formal or informal measuring tools, yung ginagamit yung body parts, hindi magkakapareho, no? Magkakaroon ng kaibahan. Ngunit itong standard units of or the international units, talagang kung ito ang purpose nila is to provide the same values of measurement. So meron na tayong standard, no? Standard measurement. So example, so kung paano ina-approximate yung measurement ng isang lugar, isang bagay o isang sitwasyon, no? Determine a practical SI unit for each of the following. Number 1, length of the provincial road. So the answer is kilometer, di ba? Kung susukatin natin yung length, haba ng isang provincial road, so talagang gamitin natin yung kilometer
Diba? Approximate unit, kilometer. Total area of farm. So, paano natin sinusukat yung total area of farm? Square meter. Okay, the mass of a bibi. Diba? Paano sinusukat yung bibi? Kilogram. The volume of small pail of water. Liter. The mass of 24 karat gold bracelet. Siyempre, gram. A bottle of juice drink. Siyempre, milliliter, diba? The length of wire of a phone charger, meter yun. So, squash boat at the market, kilogram. And then, number 9, we have an extension wire. So, extension wire, pag bumili ka ng extension wire, diba, yung sukat or sinusukat, meter talaga, meter by meter. Then, a small bottle of alcohol. Small bottle of alcohol. So, ibig sabihin, ang ginagamit na unit dyan ay milliliter. Diba? ML, yung tinatawag. 250 ml. Diba? Makikita natin yan sa binibili natin mga maliliit na bottle. So, 250 ml, 100 ml. So, milliliter. So, that's all. Thank you. Thank you for listening. Thank you for watching. See you in our next video. Have a good day. Keep safe, everyone. Bye-bye.